Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyog to na ating COVID Bible School. Ang pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay Huwag Ikahiya si Kristo. Huwag Ikahiya si Kristo. Mamayang ayon po sa Biblia, atin pong Huwag Ikahiya si Kristo. Sabi nga po sa Matthew 10:33 sa Iporoon, sabi ng Panginoon, kahit ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. At dapat sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Tunay mamina na tayo na po ang pinakakawawang tao kapag tayo po ipagkilala ni Kristo sa harap ng kanyang Ama. Ngayon po, siya po ang ipagkilala si Kristo. Ako din yung pahayag si Kristo sa mga tao sa magitan po ng pagpapaliwanag ng mga bahagi ng Biblia, mga verse po ito. Na siya nga po ay sa Biblia ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. At siya po dapat sa Panginoon Jesus ating maging tagapagligtas, Panginoon, at hari ating buhay. Ngayon po, maliban po rito, mayamahal huwag tayong mahiyang mapakilala bilang mga Kristiyano, bilang mga born again, bilang mga tuloy na Christian. At kapag tayo po itinanong kung ano po ang ating kaibahan sa iba, paliwanag tayo bukod po sa ating painiwala at panampalataya sa mga minamahal at ipaibahagi sa mga tao kung paano tayo binago ng Panginoon o kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Halimbawa po, may kaibigan kang malungkot at parang nawalan na ng pag-asa. Sabihin mo sa kanya na inarasan niya, inarasan mo rin. Totoo talaga yon. At maaari sa iyo nga, mas grabe pa. Ngunit, nang mabasa mo po ang Biblia at nanalangin ka, nag-pray ka, aba, gumaan po ang kalooban mo. At nagkaroon ka ng panibagong sigla at pag-asa. Pinilipin ko ng mga minamahal kung paano po inayos ng Diyos ang dati nating magulong buhay. Na ikay tumanggap kay Kristo at nagsuko ng iyong buhay sa Kanya. Dahil doon, ikaw ay naligtas. Muli mga minamahal, nawa po kita ng mga tao sa ating buhay ang kaibahan. Kaibahan ng ating pagkilos at panalita. Maging tayo po ay nag-aaral, nagtatrabaho, o ating po ang pigas sa lamua sa mga tao. Nawa po, magkita ng mga tao si Kristo sa ating buhay. Na binago na po ang ating buhay at ang ating buong pagkatao. Maraming salamat po.